Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Moira! Hindi pwede malaman ni Ma'am Giselle na may kinalaman ako sa pagkalat ng balita na may ipinamigay siyang anak. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking Munting Channel. Narito na nga ang ating pakaabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Nakunan nga ni Rega ng video ang pagkakita ni Moira at dito naman ni Yvon, kung saan ay humihingi nga ng karagdagang bayad itong si Yvon dito nga kay Moira. At kapag hindi nga daw ito magbibigay ay kakanta nga daw siya at sasabihin kay Giselle na itong si Moira ang nagpakalat di umano ng sikreto nito. At dito naman na sinabi ni Moira na kinakailangan daw na hindi malaman ni Ma'am Giselle na may kinalaman itong si Moira sa pagkalat ng kanyang sikreto na nagkaanak ito at nagawang ipamigay. Subalit walang kaalam-alam itong si Moira na sa di kalayuan ay nakuha na ng video at picture itong si Moira habang magkausap itong dalawa. At ito ang gagamitin ni Regan upang ibigay kay Giselle ang ebidensya na magpapatunay na inusinte itong si Annalyn Santos. Sa kabilang banda, nakaalis na nga itong si Annalyn dito sa Eastridge patunta namang Boston o USA. At nang makarating na nga ito doon, ay kinagulat naman ni Zoe nang makita niya itong si Annalyn na nang doon nga ito. At dito naman na tumawag agad itong si Zoe dito sa kanyang ina na si Moira at agad na ipinapaalam na dumating itong si Annalyn roon. At agad din na sinabi ni Moira sa kanyang anak na si Zoe na kinakailangan daw na hindi matuloy at makarating itong si Annalyn doon nga kay Dr. Tanyag. Dahil kapag nagkataon, masisira daw lahat ang kanilang plano. At dahil dito, malalagpasan naman siguro ni Annalyn ang mga posibleng gawin dito ni Zoe sa kanya. At pinag-iingat naman ni Lynette itong kanyang anak na ingatan ang mga maleta at ang passport nito upang hindi nga siya maligaw sa pagpunta nga doon kay Dr. Tanyag. At agad din naman na tumawag itong si Annalyn dito sa kanyang lolo na si Don Pepe na nakarating na daw siya doon sa airport at kinakailangan na sunduin na nga ito. Kaya dito naman yan mag-aalala itong si Zoe dahil malapit-lapit na nga matutuklasan ni Annalyn ang buong katotohanan. Samantala, kinumpronta naman ni Annalyn Santos itong ngang si Dr. Lien Don Javier kung siya ba ang may pakana sa nangyaring ngang paninira dito naman sa bandera na billboard dito ni Annalyn. At dito naman na itinanggi ni Lendon na hindi daw niya ito gawain. At ang may pakana pala ay walang iba kundi ito ngang si Moira. At agad nga na pumunta itong si Dr. Enriquez dito sa Apex upang kumprontahin itong si Zoe na may kinalaman ba daw ito sa paninira nga dito ng poster ni Annalyn sa Eastridge. At dito rin na itinatanggi dito ni Zoe ang mga paratang na ibinibintang ni Dr. Enriquez dito nga sa kanya. At namaya-maya naman ay kinausap ni Zoe itong si Moira at tinanong kung siya ba ang may kagagawa nito. At inamin naman ni Moira, buti nga daw ay hindi niya ito sinunog ito namang billboard ni Annalyn Santos. Dahil nga sa galit ni Moira at Zoe, lahat na lamang ay kanilang gagawin. Samantala, nakuha nga itong bag ng mandurukot doon at kinagulat naman ni Moira nang ibigay na nga mandurukot ang bag ni Dr. Enriquez ay wala nga siyang nakitang bracelet noon. At tagdataka ito na kung bakit wala nga doon at kung nasaan na itong nasabing bracelet. Kaya naman ay nas na utakan ni Dr. Enriquez itong si Moira kahit nagutos pa ito ng tao upang ipahablot ang kanyang bag dahil wala naman siyang napala kundi ang mapahiya lamang ito. Yan po ang ating patuloy
Napakaabangan bukas sa abot kamay na pangarap kung makakarating nga bang ligtas itong si Annalyn Santos dito sa kanyang ama na si Dr. Tanyag at kung kaya nga bang protektahan ni Annalyn ang kanyang sarili dito naman kay Zoe na impactita at handang mangagat anumang oras. Yan lang po ang aking karagdagan latest update at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood.